Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kakandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karmahan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa masaya naming pagdiriwang sa 40 araw na paghahanda, sa pagkabuhay at sa pakikinabang namin sa salo-salong banal, nang paghahaing ipinagkamit namin ng katubusan, ikagalak nawa namin ang dulot nitong kabutihan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Hali kayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo ulit, at sa 3 araw tayo'y kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Hali kayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway. Darating siyang walang pagsala tulad ng patak ng ulan sa dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Ephraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Huda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling napapawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta. Lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol. Sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog sa haing sinunog, di ka nalulugod. Ang handog ko, o Diyos, na karapat dapat ay ang pagkumbabat, pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, o Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin, kalakip ng paghahain. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon napakinggan ang hiling ng buong mahal, huwag na rin iyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithin at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at tumahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga mangdaraya, mga mangangalunya, o kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ng kanyang dibdib. At sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sino mang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakibati ng good morning. Meron pong isang kwento
na attributed kay Saint Jerome. Ito pong kwentong ito ay nangyari daw panahon ng Pasko. Nung panahon daw ng Pasko, si San Jeronimo ay pinakitaan ng presensya ng batang Jesus. Tapos nung nakita na ni San Jeronimo, ang tanong ng batang Jesus, anong regalo mo sa akin? Anong ireregalo mo sa akin? Sabi ni San Jeronimo, ang ireregalo ko po sa inyo, Panginoon, ay ang puso ko. Tanong ng batang Jesus, ano pa? Ang regalo ko po ay ang aking pananalangin. Tanong ng batang Jesus, ano pa? Sabi ni San Jeronimo, lahat ng ginawa ko dito sa mundong ito ay regalo ko sa iyo. Sabi ng batang Jesus, ano pa? May gusto pa akong maihingi sa iyo. Sabi ni San Jeronimo, Panginoon, halos lahat na nasabi ko, ano pa bang gusto mong makuha mula sa akin? At ang sabi daw ng batang Jesus, ang pinakagusto kong hingin sa iyo ay ang iyong mga kasalanan. Ang iyong mga kasalanan. Give me your sins. Ibigay mo sa akin yung iyong mga pagkukulang at kasalanan. Mga minamahal kong mga kapatid, kung minsan tayo po ay nakakaligtaan nating makita yung ating mga kasalanan dahil ibinibigay, isinasabi natin sa ating Panginoon lahat ng mga mabubuting nagagawa natin. Pero kung minsan nagkukulang tayong maging totoo, maging tapat, na tayo rin ay nagkakasala, tayo ay may nagagawang mali. Pero mga minamahal ko mga kapatid, sa harapan ng Diyos, sa mata ng Diyos, alam niya po ang lahat. Kaya hindi kailangang magtago, hindi kailangang itago natin sa Kanya yung ating mga pagkukulang at pagkakamali. At ngayong panahon po ng Kwaresma, ito yung napakahalagang regalong maibibigay natin sa Kanya. Ibigay natin sa Kanya yung ating mga kasalanan. Iwan na natin sa Panginoon. Huwag na nating iwan sa ating mga buhay. Sa atin pong ebanghelyo, ito rin po yung paanyaya ng Panginoon sa mga tao. Ipinakita niya yung dalawang tao, isang pariseyo. Inilathala niya lahat ng kanyang ginagawa. Hindi niya nakikita yung kanyang pagkakasala. Yung isang publikano, yung tax collector, alam niya yung kanyang pagkakamali. Kaya sa panalangin, hindi man lang siya makatingin sa Panginoon dahil hiyang-hiya siya sa Diyos sa kanyang mga nagagawang pagkakamali. Kaya't anong sinabi niya? Panginoon, kahabagan niyo po ako dahil ako'y makasalanan. Hindi ako karapat-dapat para sa inyong harapan. Kaya humaharap po ako dito ngayon nang hihingi ng patawad sa aking mga nagawang pagkakasala. Totoo yung publikano sa kanyang panalangin. Nais ng puso niya na tunay na malinis at mapalapit sa Panginoon. At ito po yung paanyaya sa bawat isa sa atin. Sa panahon ng Kwaresma, sa patuloy nating pakikiharap sa Diyos, maging totoo po tayo sa ating mga nagagawang kasalanan. Iwan natin sa Panginoon, humingi tayo ng tawad at pagsisisi sa mga nagawa nating pagkakamali. At makakatiyak po tayo mga minamahal kong mga kapatid, hindi natin kailangang mahiya, hindi natin kailangang magtago. Pinapaalala sa atin ang unang pagbasa na mayroon tayong Diyos na kahit ano bang nagagawa nating kamalian at hindi nagagawang tama, merong Diyos na patuloy na tumatawag sa atin pabalik sa Kanya. Huwag nawa tayong mahiya at matakot lumapit sa Diyos. Dahil ang Diyos yayakap sa atin, magpapatawad sa atin, nais tayong makasama, magpasawalang hanggan. At siguro mga kapatid, isa sa mga pinanggagalingan ng takot natin ay yung mga karanasan natin ng pagkakasala minsan sa ating mga kapwa. Di ba ho? Ako po, for example, nung bata po ako, kapag nagkakamali ako, natatakot po akong aminin sa nanay ko kasi baka pagalitan ako.
Pero yung ating Panginoon po, huwag po nating katakutan. Hindi tayo papagalitan, bagkus sa ating pag-amin, tayo ay paghagalingin. Dahil nais ng Diyos na maging magaling yung ating mga sugatang puso ng dulot ng kasalanan. At nawa, maging katulad tayo ng ating Panginoon. Bukas sa pagpapatawad, tumutulong para sa iba na maging malinis at makabalik sa Kanya. Mahalaga po ito na tayo ay magtulungan sa ating paglalakbay sa mundong ito na malinis yung sarili sa pamamagitan ng mga sakramento at panalangin. Mahalaga po na tayo ay nagtutulungan dahil nais ng Diyos na tayong lahat magkasama-sama sa buhay na walang hanggan. At nais niyang masimulan na natin ito ngayon pa lang dito sa mundong ito. Kaya mga kapatid, ang patuloy na paanyaya at ang ating grasyang hihilingin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, Panginoong Jesus Nazareno, tulungan mo akong maging totoo sa aking paglapit sa iyo. Tulungan mo akong maging totoo sa aking pananalangin. Tulungan mo akong makita yung aking mga karumihan at nawa magkaroon ako ng lakas ng loob na ibigay ito sa iyo, iwan ito sa iyo, at alisin ito sa aking mga buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang mga pusong nagsisisi at nagpapakumbaba. Humaharap tayo ngayon sa Diyos. Tumugon tayo ng tapat at nagpapakaabang panalangin sa mga kahilingang ito. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang simbahan naway maging isang tiyak na kanlungan para sa mga makasalanan at mga itinatakwil ng lipunan, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway magbigay ng higit na malasakit sa mga kababaihan, mga bata, mga ulila, mga matatanda, at mga walang tahanan, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga mananampalataya naway magkaroon ng higit na malalim na pananalangin at pagsisisi, lalo na sa mga panahong ito ng Kwaresma, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ang mga may sakit naway maranasan ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ni Kristo upang mabigyan sila ng pag-asa, manalangin tayo. Padaluyin mo sa amin ang iyong habag, O Panginoon. Ama, tinutunghayan mo ang aming mga puso at nakikita mo ang aming mga pangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa'yo, Ama, sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko. Aking iniisip.
sa iyo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong kagandahang loob dinalisay mo kami upang sa iyo yung makadulog. Sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahantog, maihain nawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong ikinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat
dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sakit iyong pawin, aming puso iyong panatagin. Manahanawa ang pag-asa, liwanag sa aming pangamba. Ang dumadalangin, dusa't sakit iyong pawin, aming puso iyong panatagin, dusa't sakit iyong pawin. Aming puso iyong panatagin. Thank you.
announcement. Inihandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. Tuwing Biyernes at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. At pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalong lagi sa banal na pakikinabang, mapangatawanan nawa namin ang wagas na ginagampanan sa aming pagsasaloob ng lagi naming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin, bago po tayo mag-alay ng iba pang mga handog sa Panginoon, ang pinakamahalagang handog na wala ating maialay sa Kanya ay ang ating pusong malinis. Kaya patuloy po ang panyaya, ibigay yung kasalanan sa Diyos, iwan yung kasalanan sa Diyos, linisin natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,